Morning po sa ating lahat. Nandito po ako sa inyong harapan para i-share sa inyo ang aking life story. Pag-uusapan natin kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay at ma-share ko ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Bata pa lang po ako, namulat na ako sa maraming maling gawain, tulad ng maling katuruan patungkol sa salita ng Diyos. Namulat din po ako sa makamundong buhay at nandiyang laging may mga nag-aaway sa aming tahanan, sigawan, murahan, kaliwat ka ng sakitan sa isa't isa at mga taong talamak sa bisyo na nakita ko madalas sa aking paligid. At the age of 18 po ay nabuntis ako at pinakasal po kami ng aking mga magulang, pero hindi po nagtagal ang aming pagsasama dahil after 2 years ay kami ay naghiwalay dahil pinagtaksilan po ako ng aking asawa. Dito na po nagsimula ang aking magre-rebelde. Nagkaroon po ako ng bisyo. Lagi po ako umiinom ng alak, naninigarilyo. Dahil nga rin sa problema at sakit na nararamdaman ko, ay pilit kong kinakalimutan ng aking mga pasanin. Lagi po akong nakikipag-inuman, pumupunta sa mga nightclubs, disco, at sa mga lugar na maraming tao. At sa tingin ko na makakapagpasaya sa akin. Hanggang sa nakilala ko po ang pangalawang lalaki sa buhay ko. At the age of 23, dito ay sukdulan na ang nagawa kong kasalanan sa ating Panginoong Jesus. Dahil pumatol po ako sa lalaking may asawa at may mga anak. Nagsama po kami ng mahigit 22 years at nagkaroon po kami ng isang anak. Sobrang hirap po nang dinadanas ko noon dahil puno po ako ng takot, pangamba, hiya, at sobrang lungkot ng buhay ko. Sobrang hirap din po ang magpanggap at magkunwaring ayos ka at okay ka lang. Or sasabihin mo sa mga kaibigan at kapamilya mo na masaya ka, pero deep inside, hindi pala. Sa sobrang depressed ko at feeling ko wala akong karamay o makakausap man lang, nagtangka po akong magpakamatay. Pakiramdam ko po noon, napakarumi kong babae, makasalanan, at higit sa lahat, marami akong taong saktan dahil dito sa maling relasyon. Dumating na ang araw na gumawa na rin ng hakbang si Lord sa buhay ko at nagkaroon kami ng pagtatalong dalawa. Masyado akong nasaktan sa mga pangyayari. Mahirap dahil yung nangyaring yun, iniisip ko na kung ano ang magiging future naming mag-ina. But praise the Lord, God is so good to me dahil ginamit ni Lord ang aking nakababatang kapatid na si Mary Ann at ang kanyang husband na si Mario para tulungan kami ng anak kong makabangon. Nakilala ko ng lubos ang kabutihan at kadakilahan ni Jesus sa pamamagitan nila at ng Zion Christian Church. Ito na po ang buhay ko ngayon simula nang tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Namumuhay po ako ngayon na maayos at binigyan po ako ni Lord ng isang makabuluhang buhay. Unti-unti niyang inalis ang lahat ng fear, anxiety, worries, negativity at stress sa buhay ko. Iba po talaga pag nag-repent ka kay Lord at in-accept mo si Jesus Christ sa iyong puso. I'm Josefina Rodrigo, 144 of Pastora Sally and a primary 12 of Sis Hati, and I am a world changer.